Wala siyang amoy. Lalagyan ng sigarilyo. Hola! It's Alondra and welcome back to my channel. So for today's vlog, as you can see on the title, yes, i-review na natin yung dalawang cigarette box na nabili ko from Shopee. So alam ko, meron yung mga iba, yung mga friends ko, yung mga kakilala ko, nagtatanong sila if maganda daw ba tong cigarette box na nabili ko from Shopee. So I have here Daisy Deer, ito siya, and Hey Girl. So first, mapunta muna tayo sa packaging nitong dalawa. So for me, okay siya. Okay yung packaging niya kasi hindi siya yung parang yung karton na... Hindi siya yung parang yung box na madaling masira kasi ito, yung karton niya is hard. Ayan. Maano siya, matibay. Same with this Hey Girl. Matibay siya. Tapos, yung design ng box niya is unique. Bakit ko nasabing unique? Kasi nga, ngayon, naakala natin if cigarette, mga pang-bisyo lang, ganun. Hindi ko naman din in-expect na pwede palang gawin yon na in a creative way, ang lalagyan ng lipstick mo or ang box ng lipstick mo is, yun nga, lalagyan ng sigarilyo. So, mapunta naman tayo sa loob. Yeah. So, first, unahin muna natin tong Daisy Deer. Kapag binuksan mo, ganyan siya. Yan. Tapos, kunin na natin itong nasa loob. Pag tinanggal mo yung 4, ganyan yung magiging itsura niya. Para separate silang 4. Ganyan. Pack. So, ito yung 4 shades ng Daisy Deer na. Ganyan siya. Ito, ganyan na lang. Ganyan siya. So, isi-swatch natin siya here sa kamay ko. So, first na isi-swatch natin is itong Momosake. Wala siyang amoy. Di ba sabi nila, pag the more na may amoy, the more na mas dangerous gamitin. So, ito wala naman siyang amoy. Wala. So, isa-swatch na natin siya here. Yan. Kita niyo ba? Ayan siya. Yan yung Momosake. So, next naman is itong Brick Red. Same, wala rin siyang amoy. Oh my God. Mas dark siya kaysa dun sa nauna. Next naman is itong Berry Bomb. I think itong Berry Bomb yung pinaka-dark sa kanilang 4. Parang yung kulay niya is may pagka-violet. Oh my God, super dark. Pang malakasan ang Berry Bomb. And itong huli is Teal Sunrise. I think orange to, sabi ni. Wala talaga silang amoy. Oh my God, orange nga. So yan, patuyuin lang natin muna silang 4. Tapos babalikan ko kayo. So yan, medyo tuyo na sila. And as you can see, eto talaga, orange na orange yung Teal Sunrise. Ayan siya. Tapos, ang pinaka-dark sa kanila is Berry Bomb, which is yung Berry Bomb. And ang pinaka-light sa kanila is itong Momosake. Kung gusto nyo ng panlaban na lipstick, I recommend na gamitin nyo is yung Berry Bomb. Kung pupunta lang kayo sa mga beach, ganun, gamitin nyo is Teal Sunrise. And kung estudyante kayo na pumapasok sa school, ang gamitin nyo is ito. Or pwede na rin to, ayan. Pero, hindi naman masyadong dark tong ano. Yung Brick Red. Hindi naman masyadong dark yung Brick Red. So, yun. Yan siya. Sa amoy niya, hindi naman siya yung matapang na matapang. Tapos, actually, wala nga siyang amoy talaga. And this lipsticks, itong dalawang cigarette box na to, is from Thailand. Which is, ito yung mga umuusong lipstick ngayon. And actually, nakita ko lang to, itong dalawa, nakita ko lang to talaga sa Facebook. Yes, tapos tiningnan ko lang siya sa Shopee, kung meron siya sa Shopee. So yun, meron nga. And doon ako umorder sa Shopee. Kasi parang same rin naman yung may-ari nung page ng Dali Bunny PH, tsaka yung Shopee. Yun ang alam ko. I-try naman natin iswatch itong Hey Girl. Magkaiba sila nitong Daisy Deer. Kasi ito, ito yung ganito siya buksan. And ito naman is, ilalagay mo dyan. Tapos sa loob, if kukuhanin mo na siya,
wala siyang yung parang sa Daisy Deer na, hindi siya katulad ng sa Daisy Deer na parang may ano siya, hati-hati, naka-section-section. Siya is ganyan lang. So, ito naman, wala siyang pangalan. Wala siyang pangalan ng shades. Ang meron lang is itong 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, 4 lang siya. So, isa-swatch na natin tong apat. First is, sa kung ano yung sa tingin ko yung pinaka-light. So, muna, number 4. Yan, number 4 siya. Ganito yung... Baliktad ako! Oh my God! Nasira ko tuloy. Ganito siya and ganito lang siya kalaki. Ganyan lang kadami yung lipstick niya. Yan, ganyan lang. Ganyan lang siya. So, isa-swatch na natin to sa kamay ko. Ito na lang sa masmood. Oh my God. Nabalik. Ayun siya. Matte siya. So, next naman is itong number 2. Yan. Next is number 3. Oh my God, I think super red nito. And last but not the least, and yung pinaka, oh! Sa kanilang apat is itong number... Dito tayo. Ayan. Oh! Ang bilis matuyo! So, ayan siya. Number 4. Ito yung number 2, number 1, and number 3. So, as you can see, ang pinaka-dark sa kanila is yung number 3. And pinaka-light is yung number 4. Kung gusto niyang pangmalakasan, syempre, gamitin niyo is yung number 3. And kung gusto niyo naman na pumunta lang kayo sa school, yun lang, pupunta ka lang kayo sa school, gusto niyo lang na may color-color yung face niyo na light, ang gamitin niyo naman is yung number 4. So, itong Daisy Deer at Hey Girl, kiniklaim nila na waterproof and long-lasting yung lipsticks nila. So, I have here my wet wipes from Daiso. And itatry natin na... Ayun nga, itatry natin siya na punasin. If may erase man siya or hindi. Ito muna na sa taas. Oy! Ayan. Madali lang siyang matanggal. Try naman natin itong sa baba. Ganun din. Ayan siya. So, as you can see, yes, natanggal siya, pero meron pa rin yung mga parang naiiwan na bakas niya or may naiiwan pa rin na color sa kanya. Ayan. So, as you can see, natanggal nga yung lipsticks, yung mga lipsticks dito sa kamay ko. Kaya, kung gusto nyo na long-lasting yung paggamit nyo nito, na long-lasting yung paggamit nyo ng mga lipsticks na to, isang maia-advise ko, dalhin nyo siya kung saan kayo pupunta, kung saan yung event na pupuntahan nyo, kung pupunta man kayo ng school, dalhin nyo na ito pang backup if ever man na napupunas na yung lipsticks nyo. And, yun. But for me, yung mga shade niya, ayos siya for students. So for me, okay naman siya. Okay siyang gamitin na pang-everyday, na pang-retouch, ganun. Itong apat ng Hey Girl is matte siya. And kung gusto niyo naman ng pangmalakasan sa mga event-event, kung gusto niyo na may shiny-shiny yung mga lips niyo, if ever na meron mga events, yon ang i-advise ko naman sa inyo is itong Daisy Deer. Kasi masyadong pakak sa lips yung pagka-glossy nitong Daisy Deer. Kaya ang may i-advise ko na gamitin niyo lang is itong Hey Girl! So, para naman sa akin, yes, worth it siyang bilhin. Lalo na sa akin, as a student pa lang, worth it siya. Yun nga lang, hindi nga lang siya long-lasting and hindi siya waterproof. If ever man na naghahanap kayo ng panregalo sa mga maaarte, yun sa mahilig mag-makeup na mga pamangkin nyo, mga best friend nyo, i-recommend ko tong Daisy Deer tsaka Hey Girl na cigarette box. Sa packaging niya na to, yes, maganda siya for me. Pero yung aura lang ng white dito is ayoko siya. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi siya maganda. Pero yung dito, yes,
bet ko siya, bet na bet ko siya sa packaging na to. At dahil sa hindi ko po talaga alam mag-lipstick na ganon, yung igaganon agad, gustong-gusto ko yung may, yan, yung meron siyang pang ganon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta, bet na bet ko siyang igan. Kasi minsan lumalampas siya, kaya mas maganda na kung meron yung wand. Wand ba tawag dito? Ang alam kong tawag is wand. It's up to you if bibili ba kayo ng cigarette box na Daisy Dear and Hey Girl. Yun lang yung opinion ko sa pagtingin ko sa mismong product. So comment down below if nakabili na rin ba kayo ng cigarette box na Hey Girl and Daisy Dear. And i-share nyo na rin sa baba yung mga naging experiences nyo sa paggamit ng cigarette box na ito. So if you like this video, please hit the thumbs up. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button down there. And hit the notification bell para updated ka sa mga kachinesan at kakimehan ko in life. So see you on my next vlog. Bye!